And that was one line that he said, evil has entered her administration. Hindi ko makakalimutan yon. Sapagkat yun na ang talagang naging character ng administration nun. And I can say it straight. Sapagkat sabi ko nga, wala akong negosyo, wala akong kahit na anong connection sa ano sa mga iba't ibang mga tao sa gobyerno, ngunit 5 beses ni raid ang bahay ko. Can you imagine that? Hinahanap yung binto ni Marcos at lahat. So anyway, nasa itaas nga ng kaya heights nga nasa Bulubundok, and ano, nakikita mo yung buong Honolulu. Maganda yung bahay, parang Mexican type, pero kung ikukumpara natin sa mga alam natin na presidente yan, it's an ordinary Mexican style house. Oo. Yun, doon po sila nadalaw. At talagang for the first time na nakasama ko sa, kasi nung pag nung dumating ako eh, merong tanghalian, merong hapunan. That was the first time, Rocky, na nakaupo ako sa lamesang kumakain kasama ng presidente at ng first lady. Ma'am, just to ano, this was 1987 na bale. Tama po ba? Or 1987? Yes, 87 na. Okay. Yun. So at this point, how was the president's health and the morale ng pamilya at this point in time? Baka move out na sila ng Camp Hickam, because of course Camp Hickam was something else. And on Tuesday, your friend will, I think, put some light into Camp Hickam. Pero tayo dun po tayo sa experience niyo. So after Camp Hickam and after the bungalow, naka-move na sila sa Makiki Heights, old property na nila to. But of course, for those of us who love the Marcoses and who know how great they are and how great the Philippines was under them, we want more for them. Breaks our heart, and I'm sure yours too, when you saw this, no? Kaya nga. Si President Marcos, ang gwapo ng suit niya. Naka-ano siya, naka-Amerikana nung bumaba. Meron siyang vest na pula. Si Mrs. Marcos, parang bulaklakin din yung kanyang suot. And they were very excited sapagkat sabi nga nila na maraming taong hindi makadalaw at natatakot nga daw kasi lahat ng dumadalaw doon, kagaya na nangyari sa akin, kailangan mag-fingerprint ka, kailangan kukunan ka ng retrato, i-inspectionin lahat ng ano mo, lahat ng dala mo, pati yung aking diary, inisa-isa nila yung page, pati yung hem ng aking pantalon. Eh, by the way, mga tola, pumasok lang sa isip ko eh, kasi ang nakikita ko kay Miss Rita Gadi, she was a loyalist in a professional manner. Ano, kasi journalist siya eh. Kumbaga katumbas ng posisyon niya noon yung mga nasa Malacañang press corps sa kasalukuyan. More intimate marahil dahil nga talagang accessible siya sa pamilya Marcos. Unlike ngayon na official talaga ang engagement ng mga miyembro ng Malacañang press corps. Pero sana magkaroon tayo ng pagkakataon din na marinig din yung panig ng mga ibang loyalista na talagang by heart, not only because they were there for their profession. At sinong nakakaalam sa inyo kung kailan ang showing nung ginagawang pelikula ni Governor Ejercito ngayon? Parang ang pagbibidahan yata doon ay si Imelda Papin. Si Imelda Papin pa. Ito medyo out of line yung naging pagsingit ko. Segue tayo ng kaunti sa topic. Out of line. Si Imelda Papin ba is a loyalist? Pakisagot nyo nga mga tol, kasi talagang ako wala po akong alam sa pagiging loyalista. Hindi po ako loyalista eh. Si Imelda Papin po ba ay isang loyalista? Kasi parang doon sa pelikula ni Governor Ejercito, tingnan natin yung Facebook page ni Governor Ejercito, no? Governor E.R. Ejercito. Parang kwento ito ng loyalista na si Imelda Papin. Oh, dali ah. Tingnan natin yung mga damiting nila rito. Ito.
Diba? Ito, very much excited na akong panoorin po ito, sa totoo lang. Hindi ko alam kung kailan po ito ipapalabas. Pero nakalagay po dito sa page ni Governor E.R. Ejercito, Loyalista, The Untold Story of Imelda Papin. Kasi itong napapanood natin ngayon, although sinasabi ng lahat, kayo mismo ang nagsasabi na loyalista itong si Miss Rita Gaddy. Pero syempre, journalist po kasi siya, kaya binabalansin niya rin yung mga informations na kanyang sinusulat. As a journalist, you should tell the truth, di ba? Yun lamang ang pinakapunto natin doon. Kaya ngayon, mas parang interesting para sa akin yung untold story naman itong si Imelda Papin. Ayan, the last 3 years of President Ferdinand Edralin Marcos, Malacanang to Makiki, Hawaii, 1986 to 1989. Emilio Ramon Ejercito as Ferdinand E. Marcos, Alice Dixon as Imelda R. Marcos, Claudine Barreto as Imelda Papin, Gary Estrada as Bong Carrion, and Introducing Mapi Papin, directed by Gabby Ramos, 2023. Ito ang panonoodin ko, ano? Pasensya na, ang MAM hindi ko na panonoodin. In addition to that, mag-i-sponsor ako ng 10 katao na makakasama kong manood ng pelikulang ito. Ano, promise po 'yan. 10 katao ang i-sponsoran ko para manood po kasama ko at ng aking may bahay para po sa pelikulang ito, The Untold Story of Imelda Papin, Loyalista. Okay? Now, going back dito po sa parang dumadami na pangako ko ah. Tapusin na kaya natin tong live streaming na to, baka matadtad ako ng pangako dito. Sige, tuloy tayo mga tol. Inano nila, baka sakaling may nakatago doon or whatever, ganyan. Tapos, ilang po, yun po nag-check nito is our side or American side? Yung gagawa nito sa inyo? American side. Pagdating, pag-landing mo ng airport sa Honolulu, ang dami na nilang tanong, why are you visiting? Why, ano, ganyan-ganyan, sari-saring. Sabi ko, well, I have covered them before. So, kinwento ko na and it's just a visit. Are you bringing anything? Ganun. Tapos, meron silang parang listahan. So, alam nila na nandun ako, broadcast journalist, ganyan-ganyan. Pero, doon mismo sa bahay, makikita mo na even sa unang pag-conversation pa lang namin, ang una talaga nilang mga tinatanong, kasi nakita na nila, napadala na sa kanila yung mga nagra-rally. Sino yung mga yan? Saan sila nang galing? They were so touched by the fact na ang daming tao nagra-rally. Tapos sabi ko, karamihan po yung mga natulungan ninyo. Yung mga nabigyan nyo ng bliss housing. Yung naaalala lahat ng inyong ginawa. At sila lahat nagdidiskurso tungkol na nililista nila lahat ng mga ginawa ninyo. President Marcos, may naalala ko, well, he was very healthy. Hindi ko lang maalala kung saan kong page nabasa. About bliss, ano? Sinambit ng dating ginang, unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Ito ay may katotohanan somehow eh. Na kaya ang mga politiko ngayon ayaw bigyan ng magandang buhay ang kapwa natin Pilipino kasi boto nila ito. May katotohanan po yung sinasabi ni dating unang ginang, ano? Biruin nyo, dito nga lang sa lugar namin, ang daming mga informal settlers before ang nawalis diyan po sa kahabaan po ng flood control na itinayo ng dating Pangulong Marcos Sr. Yung floodway, East Bank saka West Bank. From here in Mangahan, Pasig City, up to Taytay, Rizal. Ganyan po kahaba yung flood control na itinayo ng dating Pangulong Marcos Sr. But unfortunately, hindi po yun na ipagpatuloy kasi natanggal nga po sila sa katungkulan. Ano? Pinatalsik sila illegal noong 1986. At ang nangyari, nagdatingan ng mga informal settlers doon. Yung flood control na dapat daluyan ng tubig, ginawa pong tahanan ng ating mga kababayan na mga mahihirap. Napakahabang panahon ang lumipas. Pero hindi ko binubuhat dito mayor namin ngayon. Ha? Pero tanging si Mayor Bico Soto lamang ang naglakas ng loob na tanggalin ang mga informal settlers doon sa ipinatayong flood control ng dating Pangulong Marcos Sr.
siya lamang. Hindi po nagawa ng previous administrations dito sa Pasig City dahil boto kasi ang mawawala. Pero malakas ang loob ni Mayor Vico Soto. Kahit mawala ang boto na yon sa kanya, ipinatupad niya kung ano ang tama at dapat. Mapanganib para sa mga nakatira sa flood control na yon ang buhay nila kapag ka umuulan, lalong-lalo na kapag ka malakas po ang daloy mula po sa Marikina River. Kasi yung Marikina River, exit po yan dito sa flood control pagka binuksan po yung gate ng mga ng flood control nga dito po sa Rodriguez Avenue. Dito sa amin, Barangay Manggahan. Yon ang isa sa mga dahilan. Kaya marahil, pangkalahatan, ayaw ng mga politiko na magpatayo ng mga malawakang pabahay para sa mga Pilipino. Kasi bakit? Mawawala yung boto nila doon sa particular na lugar. At ang maganda ngayon, dahil Pangulong Marcos Jr. na ang nakaupo, 6 milyong pabahay ang ipinatatayo ngayon ng kasalukuyang gobyerno para po sa ating mga kababayang Pilipino across the country. Ano? Sa mga local government units po kayo makikipag-usap. Sana ma-realize yan ng ating mga kababayang Pilipino. Na kapag kayo, tayo mahirap at parang nananatili po tayong mahirap, yun ay dahil kagustuhan ng ilang mga kurap na politiko na ayaw po nilang umangat ang ating buhay, ayaw po nilang matuto tayo kasi mawawalan po sila ng boto. O, pero syempre, dahil nga nandyan na ngayon ang Pangulong Marcos Jr., yung ipinagsimula ng kanyang ama, particular ng kanyang ina. Kasi si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, ayon dun sa nabasa ko, ay naging gobernadora ng NCR at naging pabahay icon, ika nga, no? Yung mga bliss na binanggit dito, yung mga pabahay na binanggit dito ni Ms. Rita Gadi, in particular sa Caloocan, marahil dito po sa Pasig, meron din, may mga bliss din po dito. Saka sa Cavite at sa iba't iba pang lugar, yun ay legacy na talagang sinimula ng ina ni Pangulong Marcos Jr. Kaya naman ipinagpapatuloy po ngayon nitong si BBM. Okay, nakikita natin dito yung pagkakatagni-tagni ng mga paghahangad ng mabuti para po sa sambayan ng Pilipino ng dating pamilyang Marcos, ng dating Pangulong Marcos Sr. at saka ng kasalukuyang Pangulo po natin. O, tuloy natin, medyo mahaba po yung ating live streaming pero natutuwa ako kasi napaka-interesting para po sa akin itong topic ni Kakiraki sa kani Rita Gadi. As a matter of fact, sabi niya nung mga kasama niya doon na security at yung household, nagja-jogging na nga daw every morning. Yung isang photographer ngayon ni Junior Marcos, si Willie Atila, kasama niya nagja-jogging on. He can testify to that. Oo. Yun ang kasama niya. Si Willie Avila came from Washington. Siya yung assigned na photographer sa Washington. Pumunta na lang siya ng Honolulu at doon na siya tumira kasama ng mga Marcos. Kaya pagtatanungin mo anong itsura ni Marcos at the time, ay ang gwapo-gwapo niya kasi presidential pa rin, always. And ang parati niyang tinatanong was about the country. At nalulungkot siya sa nangyari. Hindi niya akalain na tinanggal lahat ng mga elected officials, mga Supreme Court pinalitan, nagkaroon ng bagong constitution. Tapos ang pinakamasakit dyan, yung mga paghalungkat nila ng mga lahat-lahat ng Malacanang at lahat ng yun. At ngayon, at marami nga silang kaso. At doon nga sinabi ni President Marcos na kinasuhan na sila sa Honolulu itong kanilang human rights, tapos meron sa LA yung kanilang mga properties, lahat nila ng assets. Ngayon, yun ang kanyang napag-usapan na parang sabi nga niya na busy siya, gawa niya mga nangyayari. Pero ang parating tinatanong niya, kamusta ang bayan? And there was one line that I remembered na sinabi nga niya kasi tinatay yung isang nagsalita tungkol sa mga komunista sa government. I think you would remember him. He was a fiscal, Felizardo Lota. His son was a classmate of my son in Lasal. Mm-hmm. Naghingi siya ng permiso kay Secretary Enrile, Secretary pa Enrile nun sa defense,
kung maaari niyang iburgar sa radyo yung mga komunistang pinasok ni Mrs. Aquino sa gobyerno at binigyan siya ng go signal. Pagkatapos niya mag-radio broadcast dun sa kanto ng Hilton sa United Nations. Biro niyo ano? Mga komunista na ipinasok sa gobyerno. Ay, nako, anong nangyari? Talaga nga naman. Ay, sandali, si Mama Dog. Huwag ka dyan, Mama Dog. Masagi mo yung mga wire, ma-offline tayo. Mama Dog, sandali po at Bella, nasa mga wire si Mama Dog eh. Baka biglang ma-offline ako. Yan. Biruin nyo, mga komunista. Ito ah, nanggaling kay Miss Rita Gadi. Ano? Humingi daw ng permiso para i-ere yung mga komunistang ipinasok sa gobyerno. Tama ba yun? Mali-mali yun. Ano? Komunista. Tapos ipapasok mo sa iyong gobyerno. Wala talaga yatang nagawang tama itong si na mayapang Cory Aquino, ano? At then yung pinatid siya doon. So, tinanong ni President Marcos ano nangyari noon. Hindi naman niya kilala yung si Fiscalota. So, kinwento ko. Kilala ko sapagkat kaklaseng anong anak ko yung anak niya. And that was one line that he said, evil has entered her administration. Hindi ko makakalimutan yun. Sapagkat yun na ang talagang naging character ng administration noon. And I can say it straight. Sapagkat sabi ko nga, wala akong negosyo, wala akong kahit na anong connection sa ano sa mga iba't ibang mga tao sa gobyerno. Ngunit 5 beses ni raid ang bahay ko. Can you imagine that? Hinahanap yung binto ni Marcos at lahat. So anyway, that's beside the point. The point is, kaya masasabi ko na talagang evil has entered her administration. Sabi nga yun. So, ganun. On a day-to-day basis, kala ko ba din naniniwala sa ginto itong mga dilawan? Eh, bakit nila i-re-raid itong... Tama ba yung pagkakadinig ko, mga tol? 5 beses ni-raid yung bahay ni Miss Rita Gadi. Hinahanap yung ginto ni Marcos. Sabi nila, di sila naniniwala sa ginto. Bakit nila i-re-raid yung bahay ni Rita Gadi? Talaga. Si President Marcos, meron siya parang maliit na opisina doon. At binabasa niya siguro lahat ng mga papeles na yon. Marami doon sa mga supposedly evidences ng kanilang kaso, kinokopya yon at pinapadala dito sa Maynila kasi tumutulong din yung mga abogado niya dito para tingnan kung ano yung mga ebidensya na yon. Si Mrs. Marcos naman, ayos ng bahay, pagka merong sale ng mga bulaklak o merong ano, yung mga $1, hindi mo aakalain na magtsatsaga siyang ganun. Basta yun, para busy-busy lang siya. Ngunit, ang kanyang kwento parate, kailan kaya kami makakauwi? Paano kaya kami makakauwi? Lahat na naiisip niya kung magsusuot siya ng madre para makauwi, kung gagamit siya ng ibang passport para makauwi. It was always home. She was always looking how to get home. Yun ang, question lang. Because of course, a lot of the people, actually, I'm looking at yung mga comments. Okay, panoorin nyo po ng buo ito sa channel ni Kaki Rocky. Kasi unfair naman kay Kaki Rocky kung ipe-play ko po ng buo ito sa ating page. Ano? But gusto kong tuldukan ang live streaming na ito doon sa sinambit ni Miss Rita Gadi. Naisip ng isip kung paano makakauwi ang dating unang ginang dito po sa ating bansa. Ako, ang nakikita ko, si Pangulong Bongbong Marcos lang talaga ang naging dahilan kung bakit totally nakabalik ang pamilya Marcos dito sa Pilipinas. Hindi dahil solid supporter ako ng PBBM, kundi yun naman siguro ay katotohanan. Ano? Na noong October 1991, si Pangulong Bongbong Marcos nag-decide na bumalik dito sa Pilipinas. This against all odds. Ano? Despite the fact na merong impending arrest para sa kanya, yung kanyang kaligtasan ay talagang napaka-critical, yet
mas pinili ni Pangulong Bongbong Marcos na bumalik dito sa Pilipinas at harapin kung ano yung mga dapat harapin ng kanilang pamilya sa ating bansa. I-correct nyo ako kung mali ako sa pagkakaalam ko. Sa mga magkakapatid na Marcos, pakisagot nyo ito mga tol. Sino po ba ang unang-unang lumapag dito sa Pilipinas? Ang pagkakaalam ko kasi, si Bongbong Marcos, ng mga panahong iyon, ang pumunta rito at bumalik. Salamat dahil pagbalik ni Pangulong Bongbong Marcos, nag-decide kagad siya after a year na tumakbo sa pagka-kongresista at nanalo siya. Pero maraming mga pagsubok na pinagdaanan si PBBM ng mga panahong iyon. Kaya kung meron mang talagang isang dahilan, nangunguna po doon si PBBM. And I believe doon sa kanyang mga sinambit sa interview for so many times na tinanong sa kanya kung bakit siya pumasok sa politika. Ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos, wala namang problema doon para sa akin. Ano? Para protektahan ang kanyang pamilya at ang legasiya ng kanyang ama. The only way to defend the legacy of his father and his family is to enter politics. Walang masama doon. Kasi ang legasiya ng kanyang ama ay para po sa ikabubuti ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Kaya hindi pa rin personal interest para kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasok sa politika. Maraming salamat sa inyo mga tol. Panoorin niyo po ng buo ang live streaming na ito ni Kaki Rocky sa kanyang Facebook page na The Facts na Facts Not Feelings at saka o kaya dito po sa YouTube channel na The Kaki Rocky. Meron po ito so far na 1,100 views. At doon ko na lamang po ipagpapatuloy itong panoorin off streaming nang sa ganon eh hindi naman maging ampere para po kay Kaki Rocky kasi katulad ko po content creator po siya. Siya naman, to be honest with you, kami lahat ng mga vlogger, naghahangad po kami ng magandang views para po sa aming mga content. Maraming salamat sa mga sumuporta sa oras na ito, nanood at makakapanood pa. Higit sa lahat, sa mga nag-share, sa mga nag-send ng inyong digital gift, thank you so much. At sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating mahal na Pangulo, maraming salamat po.